Honey! Lagi na lang nag-aawin yung dalawa na yan. Ano naman ba pinagmulan? Eh paano po? Sinabi ko lang naman na hindi sabay ang paanong tipaklong pag dumalon. Eh sabay naman talaga yun! Sinabi na ang hindi! Ginawa ko pala ang tipaklong! Tarantado kayo mga bata kayo! Sige, humuli kayo ng tipaklong doon at patunay mo sa harapan ko! Ma'am, naniniwala ka ba sa sabi ng doktor tungkol sa condition reflexes? Condition reflexes? Yung bang pagdala mo yung bike mo, masasagasaan mo yung rosas ni Lola Asyang at bigla mo nang ipipilit yung manibela na ito nang hindi mo na pag-iisipan. Pure reflex action. Something na paglalabanan mo ay makakasama sa kalusugan mo. Ano naman kinalaman sa pagpunta dito ni Miss Andrea Tico bukas? Eh kasi ma'am, yung mga anak nila, si Pamela at si Mary Ann, matagal na nila kaming gustong anuhin. Anong ibig mong sabihin, anuhin? Anuhin? Katulad ng gusto mong anuhin, binata pa at dalaga ka. May gusto. Hinahabol. Katulad ng dati. Sato, ma. Simula pa lang ng pasokan, kung nasan kami dalawa lagi ni Kuya, lagi din ang sunod dalawa na yun. Ayun, ma'am. Magkakaroon kami ng junior-senior prom at pinagsasabi ni Mary Ann na kami daw magiging mag-partner. Dahil magkaibigan kayo ng mami niya. Ang inaalala lang namin eh, baka usapin ka ng mami nila at sabihin na sila ang kunin namin kadi. Ma'am, alam naman namin na gusto mo maging close sa mga kapitbahay natin. Kaya lang, tuwing makikita namin ni Kuya yung dalawa na yun, parang titirik yung mga mata namin. Baka mahipan kami ng hangin. Okay, sweetheart. Maliwanag naman ang papeles sa mga anak mo. Ilan nalang sa mga anak mo ay magiging opesyon ng mundong ito. Itong mundong ito, kayo mga babae, ay para lamang kayong tutuyong sanga na naghihintay ng ngiti namin mga lalaki. Agad sa piliin namin kayo sa ligay at ginhawa ng mundong ibabaw. Yan ang batas. It's a man's word. Cheers! Ano kaya kung magtrabaho ako? Sure, go ahead. Talaga? Pahig ka? Nabasa ko nga sa dyaryo na kailangan sila ng tao sa advertising. Sabi nga ng pare Ted mo na kaya ko ito. Ang kailangan mo naman dito ay mahusay ang PR. Ano ka mo? Alam ang trabaho ang sinasabi mo? Eh di trabaho sa labas, sa opisina. Total malalaki naman mga anak natin, di ba? At pinakonsultong kaya parang Ted? Nagkabanggita lang naman kami. Nabagsumpa ng basin. At may mga bagay hindi ko kaya ibigay sa'yo. Di naman sa ganun. Hindi ka magtatrabaho hanggat ako lalaki sa bahay na to. And that's fine. Tao! Bayan ngayon ay lalaban! Tao! Bayan ngayon ay lalaban! Tao! Mang Julian, sabi po ni Juice, may freedom of expression daw po kayo dito. Depende sa i-express. Jason! Kapag meron silang hindi gusto rito sa bahay, sinasabi naman nila. Bakit? Kasi po, bakit pagdating sa eskwelahan, hindi pwede. Kung discontented kami sa palakad ng eskwelahan, kung discontented kami sa lipunang ito, for that matter, eh bakit hindi kami kikibo? Alam mo, iho, sa bahay, may naon nag-uusap ang magkakapamilya. Sa eskwelahan, puro kayo hiyaw, puro kayo gulo. Babatuhin ba kayo ng pillbox sa bahay? Siyempre hindi.
Ang ibig sabihin, malaya kayo makakapagsalita nang hindi kayo manggugulo. Doon, Dad, hindi sila nakikinig sa usapan. Sila nagtatawag ng Metrocom. Metrocom man ang gugulo. Ang mga Metrocom, mga responsableng tao yan. Pero mga tao din pa din yan, nagre-react sa karahasan. Itinataboy nila kami umuwi at titigil ang hirap na ginagawa namin. Kung makikita kita kasama sa mga nagde-demo, pauuwiin din kita. Pero magpapaliwanag ako sa iyo, Dad. I'll make you understand. My countrymen, as of the 21st of this month, Julian, dali! Si Marcos na sa balita. Nagdideklara ng martial law. And so as I now sign this proclamation in full view of our nation and the world at large, for the end of martial law does not mean the end of our efforts, of our needed reforms, of our struggles, of our sacrifices. Gani! Ma'am, may kasama po akong babae sa loob. Mr. Bartolome, naniniwala ba kayo sa kasabihan na kaperasong buto ay kailanman ay hindi matatangay ng aso nang hindi ito nalalawayan? Simplihan ko ng tanong ko. Ikaw bata, papakasalambangan ako o hindi? Hindi ako mahulis! Hindi ako mahulis! Oh, masyado akong nagpapagabi ah. Alam mo nang may curfew. Oh, mali. Ano ba nangyari? Pinatay nila si Willy, ma'am. May tama na nang ba rin yung anak ko nung nahuli nila. Tulog pa mismo. Tulog pa mismo. Sa sugat. Ay, ma'am, yung sulat, hindi para sa'yo. Para kay Kuya Isagami. Ang inyong mga anak ay hindi inyong anak. Sila'y mga anak ng mga lalaking buhay. At pagkaman ang galing sa inyo, hindi sila sa inyo. Mabibigay niyo sa kanila ang inyong pagmamahal, ngunit hindi ang inyong paniniwala. Mabibigyan nyo ng tahanan ng kanilang katawan, ngunit hindi ang kanilang kaluluwa. Sapagkat ang kanilang kaluluwa ay namamahay sa templo ng kinabukasan na hindi nyo madadalo kahit sa panaginip. Ma'am, ngayong araw na po pala magsisimula ang training namin sa US Navy. At ngayong araw na rin po kami alis. Kuya, huwag ka papatalo sa mga Amerikano, ha? Kapag inapit ka nila, banatan mo agad! Hindi ka nga rito. Kahit kailan talaga pang bawa yung utak mo. Ma'am, oh! Kuya, ingat ha. Kuya, ingat. Ingat. Ma'am, kayo na pong bahala sa mag-inaw. Gani, sabihin mo na sa kanila na uwi na kami sa mami ko. Ma'am, uwi na po kami sa mami ko. Saan ka pupunta? Ano kayo nang pinasabihin ko lang pinagsasabi mo? Anong gagawin mo ron? Una tayong kakilala doon. Una tayong kamag-anak.
May kakilala ako dun, ma. May kaibigan ako dun. Sino kaibigan mo? Saan mo nakilala ka? Sa kailusan? Sa organisasyon? Anong kaibigan mo, LFCA? Para naman kayong militar kung magtanong eh. Ma, malaki na ako. Alam ko na yung ginagawa ko. Anong gagawin mo sabi sa Bicol? Eh di tsaperan mo ko kung gusto mo! Dad, pasensya na. May sugat siya. Wala na akong ibang mapagdalhan eh. Kakadating ko lang din dito sa Manila. Susurpresahin ko sana kayo. Kasi hindi ka nitong paraan. Sorry. Kuya! Jason, gisingin mo sa lahat mag-init ng tubig. Lakas ng dugo niya. Ebko na yung sa taas. Nadali sa ospital. Dad, sandali! Dad, inabol kami ng mga sundalo. Matutuntun siya pag dinan natin siya sa ospital. Kaya nga dito ko siya tinakbo eh. Dahil alam ko sa ganitong panahon, kailangan pwede kong asahan. Mahirap na masarap sa baryo. Mahirap dahil mahirap ang pagkain. Kadalasan eh, kamote na lang ang kinakain namin. Ginto ang sardinas, ginto ang gamot. May mga tao doon eh, minsan eh, hindi pa nakakita ng doktor. Coach, grabe kami yata mag-serta, kuya. Walang biruan. Kaya minsan, miski simpleng ugo lamang, nauwi agad sa komplikasyon. Ang swerte pag mabuhay pa. Masarap dahil mapagmahal ang mga tao. Pag natutunogan nilang merong military operation, kami agad ang una nilang itinatakas. Nakaranas ka na ba ng labanan, kuya? Nakapatay ka na ba ng sundalo? Jason. Nasanay na ako sa kamatayan. Yung isang matanda na mahal ko, pinuli at pinahirapan. Pinahirapan siya ng gusto. Bali na ang leeg na nakuha yung bangkay niya. Kasi, hinahanap ako sa kanya ng mga sundalo. Pero kahit na anong gawin sa kanya, hindi niya ako tinuro. Parang nanay ko nang matandang yun. Dad, ice cream na lang ba? Inom naman tayo. O ikaw, pwede ka nang uminom. Doon niya sa pinanggalingan ko eh. Kasing laki mo lang, umaawak na ng baril eh. Marami na ako na-insult na artikulo. Yung walkout ng isang bibong manggagawa. Sa Sugar Mills sa Pampanga. Sigulat ko yun. Tsaka yung pagprotesta ng mga taga-Bataan sa nuclear power plant nila. Pero yung pinaka-latest ko ngayon eh yung pagbebenta ng gobyerno sa mga pawn sa fishing birds na nabutas. Alam mo bang tinatasa sila lahat ng buhay sa mga batilyos? Pero ni isa walang nalathala. Hawak pa rin ni Marcos sa media. Hindi ka pa rin basta-basta pwede magsulat. Tsaka alam mo ba, nung dati pa daw, eh bago ka makasulat, kinakailangan mo na daw ng clearance para ano makasulat, sakang paginado ka daw hingi. Sabi ko na nga, Beth, maging magaling na manunulat ka. Bata pa lang tayo eh, nakikita mo na ang lahat. Pati kung paano bubuntis yung pusa. Pati kung paano lumundag ang tipaklong. Hindi ako yun, si Gani yun. Gago, ikaw yun. Tinuro mo lang si Gani. Magkapatid niya tayo. Isa nga lang talaga utak natin. Oh, aalis ka na agad? Hindi ako pwede magtagal dito, May. Pwede ko ba iwan dito si Rene? Pasensya ka na. Hindi ako nakapagpala ng maayos last time. Hindi ako kasi alam kung paano sasabihin na aalis ako. Araw-araw kitang inaantay mo eh. Pasensya ka na. Puro problema na dinadala ko sa inyo. Kaso, ito na talaga yung buhay ko eh. Ito na yung dikta ng puso at konsensya ko. Sana maintindihan mo yun, ma. Mag-iingat ka, anak. Huwag ka mag-alala, ma. Hindi ako mapapano. Magtatagumpay ang revolusyon. Oh, magaling ka na. Buti naman, diba na. Huwag ka muna mag-galaw-galaw para dumugo ang sugat mo. Si Kokoy, ho. Sinong Kokoy? Yung anak niyo, ho. Ano ho ba talagang pangalan niya? Di bali na lang. Kuya na lang din po itatawag ko sa kanya. Nasaan na po ba si kuya?
Alam mo na rin kung saan siya pupunta. Aalis ka na rin daw. Mga dalawa o tatlong araw pa po ko dito. Dalawa o tatlong araw pa po. Oo naman. Taga Manila ka ba? Estudyante ka rin ba dati? Mayaman ba kayo o mahirap lang? Paano ka nakasali sa kailusan? Sensya ka na, marami akong tanong. Ayoko kasi magmukhang tanga eh. Oo. Pero marami akong hindi maintindihan eh. Bakit niyo ginagawa yung mga ginagawa niyo? Ayaw niyo ba ng normal na buhay? Huwag mo sabihin sa ano ko, nagtatanong ako ha. Baka kasi hindi niya maintindihan eh. Pero anong magagawa ko? Marami akong tanong. Paano kinakalma ng isang magulang ang loob niya? Paano kinukumbinsin ng isang ina ang sarili niya na isang araw, anak niya naman ang dadaling sugatan sa bayan ng iba? Wala akong pagbabagong hindi madugo. Para din po yung panganganak. Sabihin mo yan sa isang gaya ko. Sa isang ina na may mga ano na walang among pinatay. Kagaya ng ina ng kaibigan ng sinili. Jules? Jules, ano ginagawa mo dito? Kailan ka ba uuwi? Pinag-aalala mo kami ng tatlo. Ma'am, kayo maingay. Baka makarinig sa atin. Ma'am, pinaghahanap na nila ako. Hindi nila kayo pwedeng makita. Lahat ng gamit at papeles ko sa bahay, sinugin nyo sa lalong madaling panahon. Pag may nagtanong kung nasaan ako, sabihin nyo wala. Matagal na akong hindi umuwi. Matagal na kayo walang balita sa akin. Pidala na kami sa iyo, anak. Ma'am, ma'am, huwag kayong matakot. I'll be okay. Sumakay na kayo. Gawin nyo ng mga pinapagawa ko sa inyo. Ma'am, sandali. May hindi pa pala ako nasasabi sa inyo. May anak daw ako. Hindi ko pa nga lang nakikita kung kamukha ko. Pero lalaki daw yun. Oh, ano yan? Mga page videos. Bata pa siya. Pero syempre, hindi ko ito susunukin. Kapatago ko lang sa kaibigan. Ma, may barangay! Oy, Bingo. Di ba may binigay ako sulat sa'yo kahapon? Sabi ko sa'yo, ibigay mo kay Mami. Bakit? Sinabi ko ba ang ibigay ko? Ano? Mo ba ako? Parang tato ka pala eh. Tumigil kayo, tumigil kayo. Bingo mo, bakit kumuha ka ng simbahan pa ibigay mo sa kanila? Huwag mo sabihin na nandito kami, ha? Bingo, bayin mo na 20. May dala kami yung search and arrest order. Halugugin ang buong bahay! Halugugin yan! Mataas ang patungkulan ng anak nyo, Mr. and Mrs. Isa political officer at siyang testigo. Hello? Huling muli ka. Late ka naman umuwi, no? Kuya, sa'yo daw. Hello? Yes. Opo, Brad. Ano? Are you sure? Kanino mo nalaman? Ma'am? Si Kuya, nahuli daw. Thank you.
dad. Hindi ako nagsalita. Na kahit ano gawin nilang pahirap sa akin, wala akong tinuro. Wala akong pinahamak na kahit sino kasama ko. Ikaw ang head ng thesis, no? Sa bagay, conditioning lang naman ang isip yan. Tagal ko ng conditioning yung isip ko. Na kapag nahulin na ako, pablangkoin ko na ang isip ko. Na kahit anong gawin nila sa akin, wala na akong sasabihin. Taga saan ka ba? Anong pangalan mga magulang mo? Si Candy at si Jose! Kilala mo sila, Henry, no? Tangina! Wala kayong makukuha sa akin! Tatandaan mo yun ba? Yung sisters ng mga bata pa kami. Inindisyon ko na ang isip ko na mapapatay nila ako. Hindi ako susuko. Mapapatay ako sa paninindi. You should be proud of me, Dad. I'm so proud of you, son. I've been so proud of you. Hello po, ako nga po may asawa ni Luz. Ito po yung anak namin. Pasensya na po kayo, ah. Siguro, ni minsan hindi ko madadalo si Luz. Kasi mainit din po ako sa militar. Kayo na lang po muna ang bahala kay Luz. At pakasabi po sa kanya na andito lang kami at hihintayin namin ang kanyang pag-uwi. Hello? Oh, Ronnie? Alas dyan na umaga. Ano si Jason? Please, Ronnie. Saan pa ba pwedeng pumunta yun? Akin na ang telepono na ibang nakaibigan. Ako na. Dan. Ronnie? Pasok na po ako. Alas 4 na, Diyos ko. Nasaan na ba sila? Ma'am, asan ba sana yan? Ito naman. Ano ba naman yan, Em? Ba't ganyan ka lang? Nakainom ka pa. Jason to ah! Galit sa akin si Kuya Jason. Kasi dapat nung Pasko may date siya, ma'am. Girlfriend niya na yun eh, si Bernadette. Nandun pa nga yun siya nung burol niya. Iyak pa nga ng iyak. Kasi gusto niya sabihin ko sa'yo na may date siya eh. Kaso sabi ko sa kanya, bahala siya. Okay lang yun. Hindi galit sa'yo ang kuya mo. Mahal ka na. Tahan na.
Marami akong pinipilit pag-aralan. Pinipilit kong pag-aralan kung anong isip meron ng sundalo at kung anong klase silang demonyo para magawa ang pagpapahirap at pumatay. Kung anong klase silang asawa o magulang. Kapag pinag-aaralan mo kasi ang kasaysayan mo, makikita mo na kasi, sinasanay sa kaharasan ang lalaki sa sarili ng kultura. At ang babae, sa ideyang wala siyang magagawa. Ma'am, wala din naman magagawa si Dad sa nangyari kay Jason eh. Hindi naman ang Dad niyang sinasabi ko eh, sa sarili ko. Buong buhay ko ay nilang sinasabi nila sa akin. Wala kang magagawa, itong gusto ng asawa mo. Wala kang magagawa, ito ang kapalaran mo. Wala kang magagawa dahil dapat putragis hindi ganun. Tapos sasabihin ng daddy niyo, hindi lang anak ko ang pinatay, hindi lang anak ko ang dinukot. Dahil ako nagigigil, dahil ako nagagalit. Dahil kung nanay ka talaga, hindi ka lang dapat nanganganak, kundi na ipaglalaban mo din ang anak mo. Dapat kaya mong pumatay para sa anak mo. Lagi ka na nakaligyos ah. Kumusta para wala kang anak? Mas nakakapag-open ako kay Luis. Bakit? Hindi bang reklamo mo? Problema ka ba sa pamilya? Problema ka ba sa akin? Ano bang gusto mo? Gusto ko nang humulay sa'yo. Come on, ma'am! Kung mo sabihin ito? Dahil ang babae, kapag gusto nang umalis sa kanyang poder ng asawa, umaalis na lang siya nang hindi nagpapaalam. Pag umalis na ang babae, hindi niya gustong humiwalay. Gusto niya lang magtaka-asawa niya. Hanapin siya. Gusto niya lang ng atensyon. Oh! Okay. You did it! You got my attention and you even shocked me. Okay. Now, let's sit down and talk about it. Ano ba gusto mo mangyari? Okay, malapit na ang iyong arawan. Gusto mo magpa-party ako? Gusto mong dalhin kita sa hotel? Ano pa? Gusto mong dalhin kita sa babansa? Alam mong ayaw ko makipagluhan, di ba? Kung may gusto ko sabihin, sabihin mo agad! Hindi parang umakasta ka na parang isang bata! Ang hirap sa'yo, kala mo lahat nabibili ng pera. Na hindi mo ako naiintindihan eh. O ano ngayon, Julian? Gusto mo isang bat sa'kin na kumahusay akong ina? Sana gising ako buong magdamag? Habang hindi umuwi ang isa kong anak? Na dapat nararamdaman ko yung nangyari kay Jason? Katulad nung nararamdaman ko na may nangyari kay Jules? Bakit di mo isang bat sa'kin na hindi pantay-pantay ang pagmamahal ko sa mga anak ko? Katulad ng pagmamahal ko sa panganay kong anak? Para masabi ko sa'yo na hindi totoo yan! Akala ko kasi, mas kailangan ako ng panganay kong anak. Mas marami siyang binibigay na pag-alala. Yun lang naman kasi yun, pero hindi mo pa din naiintindihan. Kasi buong buhay na mag-asawa tayo, ang isip ko ay nasa tama ba o mali ang ginagawa ko. Kung nakakasunod ba ako sa panuntunan mo, hindi. Kung isakto ang kinihilos ko sa sinasabi ko, Sandali! Tapos na ako dyan, Julian. You just stop being proud of me. Tapos na ako sa ganun. Gusto ko naman ako mismo. Just for a change, maging proud sa sarili ko. Ma'am, pwede yung postpone yung nahihiwalayan nyo ni Dad? Nasa telepono po si Kuya Jules. Daya na siya, ma'am. Sunduin daw po natin siya. Ang sangsang mo ah. Ingit ka lang. Babalik na rin kami ni Mara sa Kilusan. Sana maintindihan niyo yun, Ma'am, Dad. Ito na ang buhay namin. Dito na rin siguro kami mamamatay. Well, patuloy kasi ang sabi ko sa inyo na dapat sundin ng tao ang kanyang konsensya at paninindigan. Eh, dinaintindihan niyo na rin kami, Dad. Kung di man kami magkabalikan ng Evelyn. Pero mananatili ko rin po kaming magkaibigan. Pero paminsan-minsan, kukunin namin si Annalisa, ha? Oo naman. Okay, let's eat for the time being.
Inaanyayahan ko po ang lahat na itaas ang kanilang kanang kamay upang awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang Maguindanao, press na silanganan, alab ng puso sa itim mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyang ka ng magipin sa manlulupi, di ka pasisingin. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa lahi kong bugaw, kailag ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang isang ng watawat mo'y tagumpay na nagdiningning, ang bituin at araw na kailan pa may magdilinis. Lupa ng araw ng buwan at ipagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya ng pag may mga api ang mamatay ng dahil sa'yo.